In this video mga idol, binigay ko yung camera sa mga bata at pinabayaan ko silang mag-vlog takeover. Kasabay kasi ng karera na yan yung pagpunta ng mga YouTubers dito sa Nueva Ecija. Medyo swerte yata yung pag-vlog takeover nila. Mamaya sa karera malalaman nyo kung bakit. Na pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dinodocument ko rin yung mga long rides namin and nagigi-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Vlog. Boy vlog. Okay, bye, car dude. Okay. Vlog take over, guys! Salamat ka pala kay Melo Works! Bayaran ng wheelset! Sana all! Sana all! Chagmit, carbon pala, Lodi! Carbon, Lodi! Palitan mo na kaya? Ano to? Montage to. Lalagyan ni editor ng ano? Ang tugtog. Today guys, going to Silex and we're going to race. Good day mga idol! Shout out! MRCC tapos ano, Tulak Boys, yeah. Si Aldrin. Meron pala daan dun eh! Sa kabila! Kasi tindahan lang. Eh, oo nga! Bet ko ma! Ay, napakataas dyan! Oh shit! Fuck! Balik tayo! Balik tayo, balik! Doon tayo! Ayan po, kinakabahan. Ano na lang po? HM, pinakamaking Nispoy Gold. 2-5, dalawa. Kabado! Salamat sa sponsor. Hi. Let's go. Boy, kita ka. Boy, shoutout sa sponsor. Sino ba? Anyone who give support the team. Aside from the regular group na lagi nating nakakalaro dito sa May Silex, meron ding mga dumayo. Itong trangkista na taga Bulacan. So kung titingnan niyo yung jersey nila ay mayroong trangkista tapos may nakalagay na Dandex sa ilalim ng trangkista. Si Sir Dandex, si Anyo yung nakasama natin sa may Giro de San Valentin dati. Noong February lang yun pero parang napakatagal na nung karera na yun, di ba? Kung natatandaan niyo pa. Good luck sa lahat! So yun nga, start na mga idol. Ang total number of laps na gagawin nila ngayon ay 5 laps. So ang isang lap natin ay 7 kilometers. So total of 35 kilometers ng karera na to. Umpisa pa lang, tingnan nyo, napakatuloy na. Meron tayong speed and cadence sa may baba ng ating screen. So 38 kilometers per hour. And parang nakikita ko meron ng breakaway. Ang kasama natin dito sa may grupo natin sa Team Biker Dude Official ay yung mga usual suspects natin. Kasama niya si Bugo, si Amir, si Frankie, si Gideon, si Nicole, si Ampot, si King, si Francis, at saka si sino pa ba, si CJ and si Lawrence. Ayan mga idol, yung mga kasama natin. So kumpleto tayo, 10 dyan, walang absent. Ang pagkakaalam ko, walang absent dyan. Pero wala kasi ko nung araw na yan. Sabi ko nga sa inyo, kasama ko yung mga YouTubers doon sa may ano, doon sa may villa, nagvilla kami niyan. Kaya doon sa may isang video ko, 'di ba, basa yung kalsada. So dito basa din yung kalsada kasi same location lang din within Cabanatuan City. Pero matutuyo na, mukhang matutuyo na dito. So hindi naman yan madulas kasi
ano naman, papatuyo na, di ba? Doon lang sa U-turn, kailangan mag-ingat. So, merong mga nag-breakaway na dito, mga idol. Ayun, no? Parang nakikita ko sa malayo, meron ng mga breakaway. Kailangan habulin to nung team natin. Kung hindi man ng team natin, yung ibang teams na mga nandito. Kasabi ko nga sa inyo, nandito yung Team Frankista na Bulacan chapter, no? Team Frankista Bulacan chapter, and meron ding mga local na Frankista within Nueva Ecija. Nandito rin yung Team 35, sorry, Team 39 pala. Nandito rin yung mga taga Talavera, taga Gimba, taga Cuyapo, meron pa rin dito, meron din dito, and yung iba pang teams na hindi ko kilala, sorry mga idol. So yan si CJ, teammate natin yan, and si Miguel, and then si Frankie, nagpupunta sila sa harapan. Ayan si Amir, nagpupunta sila sa harapan para hanap habulin yung initial na breakaway. Usually yung mga breakaway na ganito kaaga mga idol, hindi nagsusurvive unless super lakas nung mga riders na nasa harapan, o kaya naman ay nagkatulungan sila ng maayos. Pero usually dito sa Silex, napapansin ko ay pagka maaga pa yung breakaway ay inaabutan ng grupo. So parang inabutan na yata, tingnan nga natin. So parang inabutan na rin. Ayan, hindi ko nakikita eh. May mga umaatake ulit na bago. So ibig sabihin, it's either nagja-jump sila or inabutan na yung isang breakaway at nagka-counter attack na lang sila. Tingnan yung takbuhan mga idol, 48 kilometers per hour. Ang data na to nga pala, sorry mga idol, ang data na to na nasa baba at saka kung sino yung may hawak ng camera natin or kanino nakalagay yung camera natin ay kay Bugo. Si Bugo yung data na yan, nakikita mo na 50 kilometers per hour. Si Amir yung nasa harapan ni Bugo na to. So mukhang may hinahabol sila talaga. Mukhang hindi pa inabutan yung breakaway. Ayun, nakikita ko merong nakahiwalay na mga ilang riders. So umpisa pa lang naman to, sabi ko nga sa inyo, malamang hindi mag-succeed yung breakaway na yun na nasa harapan kahit napakarami kasi umpisa pa lang siya. And ang nangyayari dyan, tendency ay hindi nagkakasundo-sundo yung mga breakaway riders sa harapan. So tingnan nyo, nagtitinginan sila. Nakikita ko, ayan o, merong rider na kumakaliwa tapos sumisilip kung sino yung mga kasama nila. So katulad nga ng laging kong sinasabi sa inyo, no, pagka mag-U-turn ay dapat nasa bandang harapan kayo. So very good itong mga riders natin kasi eto si CJ sa kanan, si Frankie nasa harapan, nasa bandang harapan sila, and yung ibang mga riders din. So yun nga, lagi ko sa inyo sinasabi yan kasi napakalaking advantage kapag nandun kayo sa may bandang harapan. Tulad nito, meron yatang breakaway tapos si Frankie yung naghahabol, no, nakikita nyo. Tapos itong 7-11. Yung 7-11 rider na to mga idol, tingin ko hindi siya pro, parang under training pa siya ng 7-11, pero hindi ko sure kasi madalang akong mag-ride dyan sa may Silex and hindi ko masyadong kilala yung mga rider. Ayan, may breakaway pala, and then pagdikit nitong 7-11, tingnan nyo yung gagawin niya. Yun, sumukli mga idol, sumukli siya dahil yan yung basic rule sa ating sa cycling. Parang yan yung basic tendency na kapag inabutan mo yung breakaway, kung hindi ka laspag na laspag ay magja-jump ka or magbe-breakaway, sorry. Buti na lang ay prepared si Bugo sa pag-jump nitong naka 7-11. Tapos hindi pumalit si Bugo, napansin nyo, kasi bilang sprinter dapat nagko-conserve siya ng energy. Ayun, humiwala yung dalawa, hindi pa rin siya umahabol, hinihintay yung mga teammates niya. Ayun si CJ, hinihintay niya yung mga teammates niya para maghabol para sa kanya, which is the right thing to do kung ikaw yung sprinter ng team, 'di ba? Kasi kung ikaw yung maghahabol noon, yung energy na gagamitin mo sa paghabol ng breakaway ay sayang dahil dapat kinonserve mo na lang 'yon para doon sa may final sprint. Kasi ang ano kasi niyan mga idol, 'yun yung pinaka-role mo. 'Yun yung pinaka-role mo sa team. So, dapat sa final sprint ay mag-perform ka. 'Di ba? Kung sasayangin mo yung energy mo sa paghabol ng mga breakaway bilang isang sprinter, parang hindi mo ginagawa yung trabaho mo. So ang trabaho mo ay tumutok. Tumutok at saka mag-sprint. Yun talaga ang pinakatrabaho mo. And syempre magmando rin ng mga teammates mo na kunyari merong tatamad-tamad tapos ayaw maghabol. So sasabihan mo siya, no, habol ganun or something, na gumawa siya ng something productive for the team. Hindi yung pababayaan mo lang na mangyari yung mga bagay sa paligid mo na parang going with the flow lang. Hindi, dapat minamanduhan mo kahit papano yung mga teammates mo. Pero kung matagal na kayong nagra-ride mga idol, matagal mo nang kasama yung mga teammates mo na yan, alam na nila yung gagawin, hindi na nila kailangang manduhan. Tula dito, kanina ba diba, si Frankie nasa harapan, alam niya yung gagawin niya, nahahabulin niya yung breakaway. Si Miguel, si Gideon, tapos si Amir,
si Lawrence, si CJ, si King, lahat yan alam na nila yung gagawin nila pag ganitong karera na dapat si Bugo yung protected rider dahil siya yung may pinakamabilis or pinakamabilis na tawag dito, pinaka top speed, pinakamataas ang top speed sa kanilang grupo. Although hindi lang si Bugo ang pwedeng manalo dito, lahat ng mga riders natin pwedeng manalo. Ang pagkakaiba lang is pagka dumating sa final sprint, si Bugo yung protected rider. Okay, pwede kasi na kunyari si Amir, malakas siya, di ba? Malakas siya mag-time trial. Pwede siyang makasama sa breakaway. Tapos may kasama siya na ibang mga riders, ano, na tingin niya ay kaya niya. So pwedeng ituloy-tuloy na niya 'yon. Tapos hintayin niya yung final sprint nung reduced group doon sa may breakaway na 'yon, and then siya kasi mag-sprint. So pwedeng siya ang manalo. So ganun mga idol. Andito na tayo sa may start finish area. Wala pa tayo na hindi pa tayo naka isang lap kasi ang isang lap ay mula dito pupunta sa dulo, U-turn, tapos dadaan ulit dito, which is what they are doing, U-turn, and then after 800 meters, ayun, isang lap na yon. So malapit na tayo sa isang lap. Nakikita nyo, tirahan ng tirahan, and madalas yung team biker dude ay nasa harapan dahil chinecheck nila. Nakita nyo ba yung ginawa ni Frankie na yon? Tinabihan niya yung isang rider, hinintay niya to tumira, tapos saka binantayan. Pinantayan lang niya para mamatay or para hindi ituloy yung atake. So isang mga strategy yan para mang-intimidate ng kalaban para hindi ituloy yung kanilang mga attack, mga idol. Hindi rin required na puro sila yung maghabol sa breakaway. Tuwing may magbe-breakaway kasi baka i-expect ng ibang riders o i-expect ninyo na sila yung mag-abol, hindi mga idol, kasi maraming team dito. Depende sa composition ng breakaway kung sila ang dapat maghabol o hindi. Kasi kunyari, ang mga nasa breakaway ay puro kalaban, tapos walang representation ang Biker Dude Developmental Team. In that instance, kailangan maghabol sila. Pero kunyari, merong breakaway tapos meron tayong isang rider dun sa harapan, dapat hindi sila mag-breakaway or dapat hindi sila maghabol. Ang gagawin naman ng isang rider natin sa harapan, ang dapat nun ay hindi po malit sa trangkuhan. Yan ay kung tingin niya ay hindi niya kaya yung mga kasama niya ng mga rider, di ba? Pero kung sa tingin niya kaya niya sa rimate or meron na kilala niya yung mga rider na kasama niya sa breakaway, di ba? Pwede siyang pumalit sa trangkuhan pero huwag siyang masyadong mag-uubos ng energy, di ba? Dapat mag-reserve siya para sa sprint. Kasi pagka ganun mga idol, meron na tayong malaking chance na manalo kung alam niya na kaya niya yung mga kalaban niya. Pero kung hindi niya kilala yung mga kalaban niya, tapos sa mga dayo, ganun, dapat ang gawin niya ay play safe and hintayin na lang yung grupo, magpabigat na lang siya doon sa may breakaway. Eventually yon, pagka ganun ang ginawa mo, kunyari nagro-rotation, tapos ikaw hindi ka papalit, di ba? Eventually yon, mamamatay yung breakaway na yon at maghihilian or hihinto na sa trangkuhan. Kasi ang mangyayari doon, kung itutuloy-tuloy nila yung breakaway na yon, tapos nakasabit ka lang, ang mangyayari doon, pagdating sa final sprint, ikaw yung malaki ang chance kasi nakapahinga ka lang, di ba? Kumpara doon sa kanila na nagpapalitan sa may trangkuhan. Meron ka namang valid reason. Sabihin mo lang na meron kang teammates or mga sprinter na hinihintay doon sa may main group, kaya hindi ka dapat pumalit. Kung gusto nila, ibalik na lang doon sa main group para hindi sila maagrabyado, di ba? Or meron silang option na ituloy-tuloy nga nila, which is, yun nga, lugi sila kasi nakatutok ka lang doon sa may grupo na yon. So importante rin na talagang nakabantay yung team doon sa may harapan para mabantayan niya yung mga breakaway riders para makasabit yung isa sa kanila doon sa breakaway na yon. Kapag ganun kasi ang nangyari, at least yung team mo hindi masyadong kailangang magtrabaho dun sa likuran kasi meron ng representation sa harapan, and at the same time pwede mo or meron kang option na patayin yung trangkuhan ng breakaway na yon para umabot yung mga teammates mo. So balik na tayo dito sa ating karera mga idol. Currently ay mayroong breakaway. Merong breakaway na malapit, tapos merong pang breakaway na malayo, di ba? Pero kung mapapansin nyo, hindi naghahabol yung team natin. Si Bugo yung nasa harapan, tingnan nyo, chinecheck lang niya yung mga riders na naghahabol. Kaya niya ginagawa yan ay meron tayong rider dun sa may breakaway na yun, no? So kita nyo, umiiwas yung rider na nasa harapan na to, pinipilit niya or sinasabihan niya si Bugo na pumalit naman, pero syempre hindi papalit si Bugo kasi nga meron tayong rider dun sa harapan na yan. And na-discuss ko na rin kanina kung bakit hindi siya dapat pumalit kapag meron siyang rider na kasama dun sa may harapan. So tingnan nyo rin yung speed, na 38 lang yung takbuhan, 37, pero inabutan pa nila yung breakaway sa harapan. Ang ibig sabihin niyan ay mayroong pumapatay ng trangkuhan doon sa may harapan. Siguro yung teammate natin, siguro yung ibang teammates
'Di ba? Kaya hindi natin sigurado kung sino kasi wala tayong camera doon. Pero may tumira ulit doon sa may kaliwa, mayroong gustong mag-establish ng another breakaway. So tingnan natin kung ano magiging reaksyon nila Bugo at ng team, 'di ba? Kung hahabulin na nila. At kung titingnan niyo ayun sa kaliwa si Miguel, ito si King, tapos ito si Crisanto, mga riders natin laging nasa harapan ng peloton. Sinasabi ko sa kanila lagi 'yan na huwag kayong magpapabaya at magpupunta sa may bandang likuran. Dapat ay at least nasa top 10 kayo sa harapan para madali nyong makita yung mga galawan sa harapan, para makita nyo rin kung mayroong nagbe-breakaway na kalaban na malakas, di ba? At pwede nilang masundan kagad at hindi pabayaan. Pero in this instance kasi wala ako doon sa event na yan mismo, kaya hindi ko alam kung sino yung nagbe-breakaway. So ayan, mayroong nakita sila na dangerous na nagtry na mag-breakaway. So sinundan kagad nila. Very good. Tingnan nyo yung takbuhan 48. Halos sa ibang rider ay remate na yan, pero dito kasi sa Silex ay medyo normal pa yung takbuhan na 48. Nasa mabilis na side, pero hindi yan yung pinaka-remate na. So merong breakaway sa harapan na nag-iisa, parang nag-iisa yata, hindi ko masyadong maaninag. Usually pagka ganyan, sinasabihan ko sila na pabayaan na lang kasi hindi kayang itagpos ng nag-iisang rider itong natitirang 4 laps pa na to, mga idol. So parang waste of energy kung tayo pa yung maghahabol. So ayan, merong isang rider na naghabol, tapos pangalawa yung teammate natin, si Ampot yata ito. Kung hindi ako nagkakamali, and then si Bugo, sa harapan pa rin tayo, hindi natin pinapabayaan yung harapan kasi pag nagpabaya ka dyan, sabi ko nga sa inyo, baka yun ang ikatalo nyo kasi pwedeng may tumira na malakas na hindi nyo matanaw. Ayan, sumi-check din yung ibang mga riders na kasama natin. Ito si CJ, ang isang malakas na rider natin, yung nakasama natin sa Pangasinan. Ayan, kasama rin natin yan pero hindi naka-uniform. Kung mapapansin nyo, tumingin pa si CJ bago mag-check, diba, yung nakadilaw ng jersey, yung etong nasa harapan ni Ampot. Kaya siya tumingin na yon ay inaaya niya sila Bugo na kumapit sa kanya kasi siya ang maghahabol para dun sa team, diba? So yan ang teamwork talaga, mga idol. Medyo nakakabisado na nila ang bawat isa. So yan, nasa harapan na naman tayo, nasa harapan na naman si Bugo. Ano ginagawa mo dyan? Gusto mo na naman bang umatake? Huwag mong gagawin yan, idol, kasi nga, diba, ang role mo ay isang sprinter, ang role mo ay kung mag-conserve ng energy. Parang si Cavendish lang din yan, diba, na kapag lalabas lang siya last 200 meters before the finish line, kahit na mga 200 kilometers yung karera, last 200 meters tsaka mo lang makikita si Cavendish na humarap sa peloton, ano? Kasi yun na yung final na remate. Ito si Pamanalicious, mga idol. Sa mga naghahanap kay Pamanalicious, hindi po siya nawawala. Ito po siya, kasama po natin. Siya yung naka-blue at saka naka-white, naka-blue na jersey at naka-white na socks, mga idol. Hello dun sa mga pinrenso ni Pamana, ha? Pasensya na kayo, masyadong in demand yung kaibigan natin na to. Kaya, kaya tiis-tiis lang kung hindi kayo mapansin ni Pamanalicious. Dami kasi naghahanap sa comment section. Pasensya na kayo kasi medyo busy talaga yan kasi pinagbubutihan niya yung pag-aaral niya. Diba? Medyo second priority na lang ang pagbabike. And minsan sumasama rin sa amin sa ensayo si Pamana, pero yung mga instances na sumasama siya ay hindi ako nagbablog. So syempre hindi siya masasama sa video. So dun sa mga nakakamiss, i-follow nyo na lang yung page niya. Parang meron siyang page, hanapin ko, ilalagay ko sa description sa baba, mga idol. So ayan, balik tayo sa karera. Meron na namang nag-breakaway pero solo rider lang, kaya hindi masyadong pinapansin nitong peloton. Diba? Alam na nila kung sino yung mga dapat bantayan at kung sino yung hindi dapat bantayan. Kung ang magbe-breakaway naman ay yung mga trankista na galing sa Bulacan, syempre babantayan yan ang mga riders dito kasi hindi nila kilala, hindi nila alam kung malakas ba o mahina, or pang 100 meters lang, 200 meters lang, or pang 10 kilometers time trial, 'di ba? So pag mga ganun, pag hindi ka kilala, usually ay binabantayan. And kung tutuusin ay nakaka 1.5 lap pa lang tayo, parang 10 kilometers pa lang out of 35. So mayroong pang 25 kilometers. So isipin mo, kaya ba nung nag-individual rider na 'yon na mag-time trial ng more or less 40 plus kilometers per hour for 25 kilometers, 'di ba? So minsan gagamitin mo rin yung iyong logic na kaya ba niyang i-outpace yung peloton bago ka magpagod sa paghahabol, ganun, mga idol, ano? Huwag yung basta habol ka lang ng habol kasi masisira yung ano mo diyan, masisira yung diskarte mo diyan kasi habol ka ng habol tapos wala naman palang kwenta yung paghahabol mo dahil hindi naman kailangang habulin. Kusa siyang aatras. Ito based on experience lang, mga idol, ha. Madalang sa
amateur category ang kayang mag-maintain ng 40 plus kilometers per hour sa loob ng isang oras. Dito sa Pilipinas, ang usapan natin, ha, yung mga pro kayang-kaya yan, pero yung ibang pro din hindi kaya eh. Malalakas yung ibang pro sa ahon, pero pagdating sa may time trial sa patag, medyo tagilid sila. Kaya pagka ganun, mga idol, na solo breakaway dito, tapos ang usual na average ng peloton dito ay nasa 42 to 43 kilometers per hour. So parang hindi na kailangang habulin yung solo rider na magbe-breakaway unless super lakas niya, 'di ba? Na pang pro caliber na siya. Nga pala, mga idol, kung napanood niyo yung last video natin doon sa may bandang dulo, meron doon na nangyari, merong pangyayari na nagbibigay ng clue kung ano yung mangyayari dito sa may karera natin na to. So kung napanood niyo yun at na-observe niyo yung portion na yun, alam niyo na yung mangyayari dito, pero hindi niyo lang alam kung papaano nangyari yun. Alam na yung outcome, baga, diba? Pero doon sa mga hindi nakapanood, wala pa kayong clue, baka magulat kayo sa pinaka-ending nitong karera na to, diba? Kasi sinasabi ko sa inyo, diba, yung mga kailangan malakas ka pag nagbe-breakaway, o kaya naman kailangan yung sprinter nagko-conserve ng energy. Mamaya makikita nyo lahat yan, mga idol, yung in the works, diba? So yan, may nag-breakaway sa harapan, daldal na naman ako ng daldal. Ang takbuhan na natin ay 50, pero malaki kasi yung grupo sa harapan, kaya kailangan habulin. So ang nag-ahabol ay itong mga teammates natin, si CJ, tapos yung ibang riders hinahabol din. So hindi naman nakalayo, thank God, ano? Andito na tayo sa start finish area. Hindi naman nakalayo yung nagtry na mag-breakaway. So ayan, meron na namang mag-attempt na isa. Tingnan natin kung ano mangyayari sa pag-attempt na yon. So kung makikita nyo, nagkaroon siya ng separation from the group. Ibig sabihin, naka-breakaway siya sa group, managkaroon ng agwat. Ang nangyari yan kasi, mga idol, 'di ba, kung matatandaan nyo, galing sa tirahan, 'di ba, nag-50, tapos nung bumagal, napagod yung mga riders. Yon, galing siya sa likod and sumukli siya, ang tawag doon, sumukli. So kaya nagkaroon ng separation. So tingnan niyo yung gagawin ni Bugo dito, mga idol, 'di ba? Nakita niya mayroong dalawang breakaway and hinabol niya. Sa tingin niyo ba tama yung ginawa niya na hinabol niya tong dalawang breakaway, or dapat ay hinintay niya lang niya yung mga teammates niya na yun yung maghabol, yung mga teammates niya imbis na siya? Ano tingin niyo, mga idol, ha? Comment down below kung tingin niyo ay tama yung ginawa niya, and comment niyo rin kung tingin niya ay bakit mali yung ginawa niya, and ilagay nyo na rin kung bakit, di ba? Kung okay lang sa inyo, mga idol. Kasi ginagawa natin dito ay inaaral natin yung mga techniques ng dito sa may racing para mas maintindihan natin as riders, as racers, and as aspiring champions in the future. Maintindihan natin yung bawat diskarte para pag kayo na ang kumakarera ay ma-apply ninyo sa sarili nyong karera, di ba? So sa aking palagay, so kayo ay nag-comment na, ito na tayo sa U-turn, matagal pa naman eh. Meron nag-breakaway na naman na isa, pero sabi ko nga sa inyo, pagka solo yung breakaway, dapat ay huwag mo nang tangkain na habulin, kasi for sure dyan, merong maghahabol na ibang mga riders na gustong mag-breakaway. So kusa siyang didikitin kasi kusang tataas yung pace ng peloton. So okay, so tingin nyo, tama ba o mali, di ba, yung ginawa ni Bugo? So sasabihin ko naman yung opinion ko. Tingin ko ay mali yung ginawa ni Bugo. Bakit? Dahil, mga idol, yung mga teammates niya ay nagsasacrifice para sa kanya, di ba? Ang ginagawa ng mga teammates niya ay nagpapakapagod para ma-maintain mo yung freshness ng iyong legs para pagdating do sa final sprint ay merong kang ibubuga. Maibibigay mo yung maximum mo. Pero kung nag-aaksaya ka ng power, nag-aaksaya ka ng energy sa paghabol ng mga breakaway na tingin naman natin ay hindi magsasucceed, parang nagiging worthless yung sacrifice ng mga kasama mo, di ba? Doon sa may instance na yon, medyo maiksi lang yung pag-jump ni Bugo eh. Maiksi lang yung pag-jump ni Bugo. So hindi siya masyadong napagod. So parang warm up nga lang sa kanya yun eh, di ba? Pero what if dinire-diretso nung dalawa na yon, and si Bugo yung nasa harapan at napilitan siyang maghabol ng malayo? So bawas na yon, bawas na yung energy na ginamit niya na yon para dun sa kanyang final sprint. Nawawalan ng saysay yung pagsasakripisyo ng mga teammates niya para sa kanya, kasi hindi niya maibibigay yung kanyang full potential doon sa final sprint. Pag natalo siya sa may final sprint, 'di ba? Ngayon, pwedeng sabihin natin na dahil 'yon doon sa mga konti-konting sinasayang na energy, 'di ba?
ba? Sabi ko nga sa inyo, si Cavendish, 200 km race, lalabas lang siya, last one, 200 meters eh. So parang ganun dapat ang i-aim ni Bugo dito, unless meron silang ibang race tactics. Kasi kung ang race tactics nila ay mag-breakaway, pwede yung ginagawa niya. Tapos sasamahan niya yung dalawa dun sa harapan kung makaka-jump siya. Pero titingnan din niya kung merong mga riders na nakapit sa likod niya. Pero mga idol, hindi ko sinasabi na sa lahat ng pagkakataon ay dapat na umasa si Bugo sa kanyang mga teammates. Meron ding instances kung saan dapat na kuhanin na ni Bugo ang sarili niyang destiny. Ano, yabang ano, sariling destiny. Merong mga pagkakataon na si Bugo na mismo ang kailangang kumilos. Yun yung mga instances na kung saan napakalalakas ng mga kalaban at hindi na kaya ng mga domestic niya. Alam nyo kasi, di ba, nag-time trial tayo nung last month na ito, or 2 months ago. Nagkaroon tayo ng time trial test, di ba? Ang nanalo nga doon ay si Amir, kung natatandaan nyo pa. Si Amir, tapos ang nagpangalawa ay si Bugo. And then, nagpangatlo ay yung mga domestic na niya. So, kung tutuusin, meron din talagang lakas si Bugo pagdating sa pagta-time trial. And kung natatansya niya na hindi kaya ng mga domestic niya yung mga malalakas na riders ng kalaban, kailangan na niyang kumilos, kailangan niyang sumama sa breakaway, samahan yung mga kalaban na malalakas na yon, and mag-form sila ng isang malakas na breakaway, and i-contest niya yung sprint. So merong ganung mga instances mga idol na talagang kahit na gusto mong iasa dun sa mga domestic mo, kailangan kumilos na siya ng sarili para hindi mapag-iwanan yung grupo. So ganun din si Amir, kung merong malalakas na riders, kailangan kumapit na rin si Amir dun sa breakaway and at least magkaroon ng chance na manalo, di ba? So yun, so hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nakaasa si Bugo. Pero in this instance kasi, nakikita ko na kaya ng mga domestic niya yung mga kalaban. Kaya dapat ay iasan niya muna dun sa mga domestic niya yung paghabol para ma-maintain niya yung freshness ng legs niya. So dito mga idol, tama yung ginawa niya. Meron na namang nag-breakaway, tatlo yung nag-breakaway, pero hindi siya nagdala, hindi siya nagpunta sa harapan para dalhin yung peloton. Kasi yung isang breakaway rider na nasa harapan ay teammate niya, si Frankie mga idol. Ito, papakita ko sandali yung video na galing kay Jera. So ito yung breakaway mga idol, si Frankie yung nagdadala, merong nakasabit sa kanya na Papa Jack. And tingnan natin kung merong magja-jump na additional. Ito yung nakaputi, taga-Gimbayay tayo ito mga idol. And yung peloton medyo malayo. Ang nangyari, ang ginagawa ng peloton ay pinapatay nila yung trangko. Kung napansin nyo kanina, ang mga nasa harap ng peloton ay yung dalawang Biker Dude Developmental Team, si CJ at saka si Lawrence. Kaya hindi nila hinahabol yung breakaway ay dahil andun nga yung teammate nila, si Frankie. Pero merong weird na ginawa dito sa Frankie na up to now ay hindi ko naiintindihan kasi hindi ko na itanong sa kanya. Bakit siya bumitaw dun sa may dalawang rider? Tingin ko naman ay kayang-kaya niya yung takbuhan na to. Dahil sa regular na karera naman ay nakakasabit siya pag ganitong speed lang. Nasa 40 lang siguro to, 42, di ba? So dapat ang ginawa niya ni Frankie dito, kung gusto niyang pabagalin itong breakaway para abutan ng mga teammates niya, ay nagpunta lamang siya dito sa may pinaka third wheel, yung pinaka huling position, tapos hindi siya papalit para ma-discourage yung dalawa na to na magpalitan. So ito mga idol, nakita na nung isang rider na lumapit na yung peloton and kaya bumitaw na siya, huminto na siya ng pagpajak, and then yung naka-white na rider nagdire-diretso pa rin ng pagpajak, umaasa na kaya niyang ituloy or may magja-jump sa kanila, sa kanya para matulungan yung paghabol. So ito na tayo sa U-turn mga idol. Sa point na to, hindi pa rin dinidikit yung dalawang breakaway, pero magkahiwalay na sila. Merong isang nauna, tapos yung isa na parang nag-give up na babalik na sa peloton, pero hindi pa sila dinidikit dito mga idol. Doon sa mga riders nga pala na madalas maiwanan mga idol, diba? Pag nagsisimula yung karera, napakatuloy ng takbuhan, diba? Usually dito nagkakalaglagan yung mga riders na hindi masyadong malakas. Tip ko sa inyo, medyo magtiis lang kayo, medyo try nyong kumapit as much as possible, kasi sa bandang gitna ng karera, umasa kayo na babagal yung takbuhan. Kasi medyo ang mangyayari dito ay magkakalaspagan, tapos yung mga malalakas makaka-breakaway, and then yung mga medium na malakas ay nasa peloton lang. So parang magkakaroon ng ceasefire. So kung nakakapit kayo hanggang sa kalahati, more or less makakapit na kayo hanggang sa finish line mga idol. Kasi meron tayong mga subscribers na nagtatanong, paano ba hindi malaglag kasi lagi daw siyang nalalaglag sa umpisa ng karera.
Kasi mga idol, yung umpisa ng karera, yan talaga yung pinakamatulin or matulin na part, umpisa tsaka dun sa dulo. Pero yung gawing gitna, katulad nito, kita nyo yung takbuhan, 38, 39 lang yung takbuhan, kayang-kaya nyo kumapit. So kung maikakapit nyo hanggang dito sa kalahati, makakapag-recover kayo and then eventually makakapit na kayo hanggang dito sa may finish. Diba? So konting tiis lang mga idol, consolation lang yan para dun sa mga riders na laging kumakalas sa umpisa. Ang isa pang tip ko dun mga idol ay mag-warm up kayo bago pa magkarera, mag-hard intensity kayo pero hindi sagad na sagad. Yun lang bang mapataas nyo yung heart rate nyo para pagdating ng karera, pag sinimula na, hindi na mabibigla yung inyong aerobic system at saka yung muscle ninyo. So hindi kayo uhingalin, hindi sasakit yung mga muscles nyo kasi warmed up na, tapos yung mga blood vessels ninyo, mga dilated na yan. So yun mga idol, tip ko sa inyo, warm up, tapos ay tiisin nyo lang yung first part ng karera para makaabot kayo dun sa may last part, diba? Malay nyo, diba? Magkaroon ka ng pagkakataon na maka-breakaway. So sa point na to mga idol, nag-breakaway yung isa nating teammate. Medyo nainip siguro si Ampot kasi mabagal nga yung takbuhan sa main peloton, di ba? Nasa 38, 39 lang. So ito, may nakasama siya na isa pang batang Placido or Tranquista. So dalawa na sila, sila yung chase group, tapos sinahabol nila yung naka-breakaway na isa na naka-white kanina, yung hindi nag-give up, di ba? Taga-Gimba yata yun mga idol. So ano ba ang benefit na to na nag-breakaway yung isang rider natin, tapos kung makaka-jump siya dun sa may lead group? Ang mangyayari dito mga idol, kung successfully makaka-breakaway sila at makaka-jump dun sa may lead na rider at medyo magtatagal sila sa harapan, makakapagpahinga yung mga teammates nila, makakapagpahinga sa peloton kasi hindi nila kailangang maghabol. Yung ibang team ang kailangang maghabol kasi wala silang rider na nasa harapan. Pag pinabayaan ng ibang team yan, syempre yung tatlo na yun ang magkocontest sa panalo. So wala nang pag-asa yung ibang mga riders. Tingnan naman natin yung takbuhan dito sa may peloton mga idol. 38, parang naglilibot na sila dito. So asahan natin na meron ditong ka-counter attack or aatake para maka-jump doon sa may lead group na yun na dalawa at isa. Diba? Titingnan natin, hintayin natin yung pag-atake. Parang may naggagalawan nito sa may bandang kanan, si Amir yata yun. Tingnan natin kung hahabulin ni Amir si Ampot, diba? Teammate niya. Pero parang si Amir nga nagpunta sa harapan, walang ya. Huwag mo hahabulin si Ampot. Amir, huwag mo hahabulin si Ampot, walang ya ka. So ang nangyari dito mga idol ay classic miscommunication sa mga riders sa isang team, no? Kasi si Ampot ay nasa breakaway pero si Amir ang naghahabol. Hindi niya siguro nakita nung nag-jump si Ampot. Buti na lang mga idol, in the future ay maiiwasan na natin to. Hopefully ha, with practice. Kasi pinadalan tayo ng ating sponsor na Techniques Communication ng mga radyo para magamit sa karera at sa ensayo natin mga idol, para hindi na tayo magsisigawan kapag nag-i-interval tayo. Pwede nang gawin through our communication equipment. So kunyari ganito rin, ano, meron tayong breakaway na rider dun sa may harapan, tapos alam nung ibang mga teammates natin, pero merong isang teammates na natutulog sa likod, tapos hindi niya alam na meron pala tayong breakaway, biglang nagpunta sa harapan, tapos hinahabol niya. At least, di ba, mararadyohan natin, oops, meron tayong tao dun sa harapan, huwag kang maghabol, umatras ka, di ba, or magbantay ka lang dun sa may maghahabol. So, yun mga idol, may iwasan na natin yun, hopefully, dahil sa ating bagong communication equipment. So, kung gusto nyo rin ng ganitong klase ng technology, punta lang kayo sa kanilang Facebook page, sa may Techniques Communications, i-like nyo lang yung page nila, and then makikita nyo na dun kung anong mga klaseng mga radyo ang meron sila. Hindi lang radyo mga idol, kung ano-ano pang items at mga gadgets ang meron, kaya tingnan nyo na yung page nila. Ilalagay ko yung link dun sa description ng video na to sa baba. Okay, so balik tayo sa karera. Malapit na tayo sa U-turn. So tingnan natin kung meron pa rin breakaway o inabutan na nila Amir yung breakaway. Sila ang pot, diba? Kawawa naman. Tingnan natin mga idol kung merong breakaway. So malapit na yung U-turn. Tingnan nyo yung mapa sa taas. Oh. Malapit na siya. So nag-U-turn na. Simula kanina ay tinitingnan ko kung merong breakaway. Mukhang wala na. Wala nang breakaway mga idol. Inabutan na yung tatlo na nasa harapan kanina. No, sabi ko nga sa inyo, pag ganito na mahaba at dire-diretso lang, kitang-kita kasi yung breakaway, kitang-kita ng mga naghahabol. So meron silang motivation, nagkakaroon sila ng motivation para habulin yung breakaway na yun kasi nag-engage nila kung gaano kalayo o gaano kalapit. Okay, so ito na, asa papunta na tayo ng 4th out of 5 laps. Kaya kapit lang, malapit na kasi
Akan kung kanina medyo bumagal na kasi sa gitna na ng karera, papunta na tayo sa tail end ng karera. So ibig sabihin papatuloy na to. Dito nyo makikitang umaatake yung mga malalakas na rider, yung mga pro, ganyan. So dito na umaatake sa third end, sa fourth and sa fifth lap, dun sa may last lap, dun usually umaatake yung malalakas. So tingnan natin ano mangyayari dito. Abangan natin yung pag-atake ng mga rider. Ito si Amir sa may harapan natin. Nakakulay blue na bike pero hindi masyadong halata kasi against the light yung ating camera. So ayan, naka MOB siya na frame. Nga pala mga idol, ang ating bagong bike sponsor para sa Biker Dude Developmental Team ay yung MOB. Ang gagamitin natin na bike ay yung Pro RC8. Napakaganda nun. Meron din siyang version ng disc brake, meron din siyang version ng caliper lang. At this point mga idol, tayo ay nakaka 4 out of 5 laps na. And during the 4th lap ay merong naka-breakaway ng mga riders. So punta tayo sa camera ni Jera mga idol para makita natin kung ano ang kalagayan sa harap ng peloton. So ito yung puting jersey na rider na to. Kanina pa siya naka-breakaway, di ba? Hindi pala siya inabutan ng main peloton. Bagkos ay nanatili siya na breakaway hanggang sa matapos yung U-turn. And then nagjump sila Pamana. Si Pamana Licious itong naka-asul. And then yung naka-Nueva Ecija na jersey. Then yung naka-black na rider. So apat sila ngayon sa breakaway. Pero bumabagal sila mga idol. Pagka ganyan malamang ay abutan sila ng peloton. Pagka hindi sila nagpalitan ng matino, diba? Nagkakahilian kasi kung sino yung magtatrangko, di ba? Kung sino yung magdadala ng grupo. Kung ako sa kanila ay dapat may mag-sacrifice na isa para maumpisahan yung palitan, di ba? Yung palitan na matino. So ayan, nagtrangko na naman yung nakaputi ng jersey. O ayan, dapat ay magpalitan na sila ng matino para magkasundo sila para madala na nila to doon sa may breakaway. Itong naka-Nueva Ecija na jersey ay ayaw pumalit ng matino, nakikita nyo, at binabagalan lang niya, pinapatay niya yung trangko. So ibig sabihin, meron siyang mga rider sa likuran na hinihintay na makadikit, di ba? Ganun ang mangyayari dito mga idol, kaya hindi pumapalit yung trangkista na yon. Bumanat si Pamana Licious and eventually inabutan sila ng main peloton. So eto naman yung isang rider natin, si CJ mga idol, siya naman yung nagtry na magjump, sukli lang, sabi nga natin. Sumukli lang siya dahil nga inabutan na yung breakaway. And then ayan, magpo-form ang bagong breakaway riders dito sa kanilang grupo, sa kanilang tatlo. So si CJ, si Pamanalicious at isang trangkista mga idol ang nasa breakaway ngayon. Eventually mga idol, meron pang isang rider na nagjump sa kanila para maging apat sila dito sa may breakaway bago dumating dun sa may U-turn. Hindi rin ganun kalayo yung peloton kaya medyo delikado rin sila dahil isang jump lang ng mga malalakas na rider, dikit kaagad sa kanila. Sabi ko nga sa inyo dati, kapag ka magbe-breakaway kayo, mag-establish kayo at least mga 30 seconds na gap para kung meron mang magja-jump ay mahihirapan na mag-jump papunta sa inyo, o kaya naman ay mag-hesitate na mag-jump kasi sobrang layo nyo. So ito na mga idol, malapit na. Kinat na natin yung malapit na sa U-turn para makita natin yung pinaka-actual gap ng mga riders na nasa harapan versus dito sa may peloton. So malapit na tayo sa U-turn. Pag U-turn, makikita natin. So ayun yung mga riders, 1, 2, 3, 4. Sila yung apat. Ayun yung motor, si Jera. And then ito yung U-turn. So more or less, mga 10 seconds ang gap siguro. Estimate ko lang yun mga idol, 10 to 12 seconds ang gap. Kayang-kayang i-jump kung merong gustong mag-jump. So ito ay papunta na tayo sa last lap. So dito na magkakaalaman mga idol kung sino ang mananalo o sino ang hindi. Sabi ko nga sa inyo, dun sa nakapanood ng last episode natin, medyo alam na nila kung sino yung mananalo, pero hindi nila alam kung paano nanalo, diba? Pero dun sa mga hindi nakapanood ng last episode, watch na lang kayo, panoorin nyo, hintayin nyo kung ano yung strategy na in-employ ng Biker Dude Developmental Team dito sa may last lap na to para makuha nila yung resulta na gusto nila. Madami kayong strategy na mapupulot sa last lap na to, kaya watch nyo mabuti mga idol kasi pwede nyo itong gamitin in the future pagka kayo na ang kakarera. So ito na mga idol, nag-gather na ang mga Biker Dude Developmental Team at nag-organize na sila para hopefully ay makagawa ng isang lead out train dahil nasa halos last lap na tayo and very crucial yung pinaka last lap mga idol para sa ikapapanalo or ikatatalo ng isang team. So bumubuo na sila ng grupo within the group, within the peloton mga idol. So mga naka-jersey ng G-Star usually. Ito yung tatlo nasa harapan natin, si CJ hindi naka hindi naka G-Star, and si King nasa kanan naka 7-11 na short. And then si Lawrence nandun sa may bandang harapan. So ayan, nagbubuo na sila dito mga idol. Pero mayroon pa silang i-employ. Tingnan nyo,
Ayun mga idol, umatake si Amir. Nag-surprise attack si Amir at magta-try siya na mag-bridge dun sa may breakaway. Tingnan natin dun sa may video ni Jera kung ano ang nangyari. So ito yung video ni Jera, no? Apat yung breakaway and then mayroong nag-jump or nag-bridge na dalawang rider sa kanila. So tingnan natin kung ano nangyari, kung nakadikit ba. Yung dalawang rider na to, yung isa ay si King, yung irang rider natin, yung nasa pangalawa and then yung nasa harapan ay 7-11. So nag-jump sila dito sa may apat na rider. Sa limang rider, so magiging pito na sila mga idol, dalawang trangkista, dalawang Biker Dude Developmental Team, isang 7-11, tapos si Pamana and then isang independent rider na nakapapajack na jersey. Pero sa pag-jump nung dalawa na yon, ang nangyari ay hinabol sila ng peloton. Kasi ganyan ang usual na nangyayari mga idol, ay na-encourage yung peloton na maghabol kapag dumadami yung rider sa harapan. So ganun ang nangyari. Kung nakapag-jump sila King, ibig sabihin kaya ring mag-jump ng ibang rider sa may peloton. So ayan, nabuo na naman yung peloton natin. Wala na namang breakaway, pero nag-jump yung isang 7-11 and then trangkista. Nag-breakaway yung 7-11 at trangkista. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, diba? Ayan yung start-finish line. So nag-i-establish ng panibagong breakaway itong dalawa. And eto si Amir, yung kanina, 'di ba? Yung tumira si Amir. Nakita ni Amir na tumira yung dalawa na 'yan. Kaya ayan, tumira din siya, sumukli siya sa peloton. Yung atake ni Amir na 'yan, siguro nasa 50 yung takbo para abutan niya ng ganung kabilis yung nagta-try na mag-breakaway na 'to. And itinuloy-tuloy niya mga idol. Kilala ko si Amir, base doon sa ating time trial na karera para sa team natin ay kaya niyang i-sustain ito, 'di ba? Kaya niyang i-sustain ito. Last lap na sabi ni Jera, and kailangan gawin ng team ng team members na kasama niya ay patayin yung trangkuhan sa may peloton. Tingnan natin kung ano ginagawa noon. Balik tayo din sa may camera ni Bugo. So ito na yung main peloton, nakapag-U-turn na yung grupo, inabutan na lahat at wala nang breakaway kundi si Amir na lang, and maghahabol ngayon itong mga riders na to para dikitin si Amir. Ang kailangan gawin ng Biker Dude Developmental Team ay tutukan yung mga riders na gustong tumira, no? Kailangan magkumpul-kumpul sila sa harapan and pagtulungan nila na i-check lahat ng gustong mag-breakaway at mag-jump papunta kay Amir. So ito yung dalawa, si King tsaka si Gideon nandiyan sa harapan. Si CJ nasa harapan din, so tama yung ginagawa nila. And si Bugo nandito, since siya ang protected rider, tama lang na nandito lang siya sa may bandang likuran. Pero yun nga, sayang lang kasi yung camera natin nasa may sprinter, so nasa protected rider, so wala siya sa harapan, wala doon sa may aksyon. Kung nakikita nyo, napakaraming rider doon sa harapan. Hindi ko alam ngayon ang nangyayari kung siya ba ay meron bang nakaka-breakaway o wala, di ba? So yun yung ating dilema ngayon mga idol, hindi natin nakikita. Buti na lang pinayagan tayo ni Jera na gamitin yung kanyang video kahit papaano, kasi nakikita natin yung sitwasyon, di ba, doon sa may harapan ng peloton. Dati kasi ang camera natin na gamit ay marami, di ba, yung dalawa o minsan tatlo yung setup natin. Ayun, may nag-jump na naman mga idol, kailangan nilang bantayan yan. Kailangan nilang bantayan yan para hindi para ma-discourage na habulin si Amir. Pero naka-breakaway yung mga riders sa may harapan. Tingnan natin kung ano mangyayari. So i-fast forward natin ng konti, tapos punta tayo sa may U-turn para makita natin yung exact situation ng ating karera. Kung makikita nyo dito sa main peloton ay tumatakbo ng 35, minsan ay umaabot ng 43. Dahil dyan ang ginagawa kasi ng mga riders natin ay kinukontrol yung mga gustong mag-breakaway. So ito na mga idol, malapit na tayo sa U-turn. Ayun si Amir, dumaan. And then ito yung dalawang naghahabol sa kanya. So mayroong dalawang naghahabol sa kanya. And malayo yung main peloton doon sa may tatlong naghahabol na yon. Sana hindi abutan si Amir noong dalawang naghahabol. Tingin ko nasa 25 to 30 seconds gap ang pagitan ng main peloton at saka ni Amir. And then pero yung dalawang rider versus kay Amir ay malapit lang mga idol, baka magkaabutan pa yon. So punta tayo ulit, bilisan natin ng konti, i-fast forward natin hanggang sa makarating tayo dun sa may final U-turn para makita ulit natin yung sitwasyon bago magrematihan mga idol. Hindi pala dun sa final U-turn, kung hindi dun sa may start-finish area. Let's go!
So ito mong idol, fast forward tayo hanggang makarating doon sa may start-finish area. Kung titingnan nyo yung takbuhan, 43, 44, so ibig sabihin, nag-ahabol din yung mga riders na to. Hindi sila yung papetiks-petiks lang ang takbuhan. So hinahabol din nila yung breakaway. Pero malamang sa malamang, ang takbo ni Amir ay nasa ganyan din or lower ng konti. Pero nasa 43, 42, ganun ang takbo ni Amir dyan mga idol. So ito na mga idol, malapit na tayo sa may start-finish area. Mayroong nag-breakaway na rider. 1, 2, and dapat yan, sundan ng mga riders natin, di ba? Ito si Ampot sa harapan natin. Nandyan si King, nandyan si CJ, nandyan si Nicole, nandyan si Gideon, nandyan si Biker Stick. Puro sila na lang ang nasa harapan mga idol. ang galing ng teamwork nila sa laro na to. Si Jared din nandito, kaso muntik nang mag-semplang kanina dun sa may U-turn. So last 1,500 meters na lang, last 1,500 meters. And hindi pa inaabutan si Amir mga idol. At this point, hindi pa inaabutan si Amir. Mayroong nag-breakaway. Mayroong nag-breakaway. And sinusundan ni Ampot itong naka 7-11 mga idol. Tama lang yan kasi as much as possible, ayaw natin na mayroong makalayong na rider sa atin para ma-discourage sila na tumulin ang tumulin at mahabol pa si Amir pagka ginawa nila yun, pagka tumulin ang tumulin. So eto si Ampot, sinusundan niya yung 7-11 rider. Yung 7-11 rider merong hinahabol na dalawang breakaway. Ang dapat na mangyari dito ay pagdikit nung 7-11 rider dun sa dalawang rider ay hindi titira si Ampot. So tingnan natin ano gagawin. Dapat hindi papalit si Ampot dito pagka bumuka yung 7-11 rider. So yan, bumuka. And tama yung ginawa ni Ampot, hindi siya pumalit. And ayan si Amir, malapit na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 seconds ang gap between Amir and the group. And si Amir ay more or less 700 meters na lang to the finish line. So ayan, tama, pinatay nila yung prangkuhan para hindi abutan si Amir. Ayan, sinundan yung 7-11 rider. So, tingnan natin mga idol kasi mabilis ang sprint. Tingnan natin, baka abutan pa si Amir. Unfortunately, si Bugo sana ay kaya yung second place. Kaso, nung pagdating sa may finish line, tingnan nyo naman ang itsura. Medyo nagre-reklamo si Bugo dito kasi natatakot daw siya na rumimate kapag ganun na nakikita niya na walang daraanan. So, ito yung video na to mga idol. Kaya merong ganitong video ay dahil nga nanalo si Amir dito sa may karera. Yan ha, champion. Thank you very much. Sinintay ko si Bugo bigyan eh. Ano naman niya? Si Amir ang nakakuha. So bali ang ending ay si Amir ang champion and fourth runner up si Bugo mong idol dahil natakot siya doon sa may finish line. That's crazy man. That's crazy. Shout out mga guys at nagbabalik po ulit tayo dito sa Angela Biker Day. So today's vlogs po ito. Ay namamatay. Oh my god, namamatay. Pero wani. So mga guys, ito po yung nag-champion. Si Biker Mongoloid ng APA. Boy, pamontage nga. Bago tayo magtapos, shoutout nga po pala kay Boss Jed Austria at sa kanyang family. Pinapabati po kay ni Tres.